Demigod Mike, ayan, Busalo. Work mode habang nanonood ng Dota, sarap sa office, libre wifi, Kirkman 24. Hindi po lahat best of one. Again, best of one lang yung round one. Alright? Quarterfinals ng group stage. Quarterfinals, best of one, semifinals, at saka yung grand finals, yung lahat na lower bracket, best of three na po lahat. Boss, ba't di kayo nag-live nung Galaxy Battle? Live po kami, mga sir. Hindi pwedeng palagpasin yun. Sobrang live na live po kami ng tatlong araw. Live, sobrang live. Nasaan ka ba, kuya? Malakas ba yung complexity given yung kanilang mga achievements sa mga latest na qualifiers, sa mga latest na tournaments? I think they're on the run. Meron na silang DPC. Nasa DPC na sila. Dalawang fourth place finish, isa sa Star Ladder I-League last year and isa sa Perfect World Masters. So actually, complexity is actually a good thing. Yan. Shoutout naman dito abang kumakain. Kim Poy, hello hello sa iyo dyan. Kala ko si Aloy yung payat na mahaba ang buhok. Ha? Lul. Yan. Ayaw mo mag-shave. Hindi pa ko pwede mag-shave, mga sir. Kasi nasa kontrata ko yung mag-shave. Yan. Razor will be yung fifth pick dito ng Fnatic. Asan yung main live stream? Hindi ko nga rin alam eh. Ito yung, parang ito yata yung hindi sa Twitch, di ba? Yung main live stream ng ESL 1. Pero ito, Complexity. On to their last pick. Si Axel yun. Shoutout nga pala, pinsa ko si Eric habang nagtutupi ng damit. Ayan, IGN Kasay. Hello, hello. Ano pa ba to? From Riyadh, Miggy. Hello, hello. Magandang tanghali. May laban ng TNC, yes, mamaya. Up against Mineski. And, sabi nga nila, yung Group B is the bakbakan. Suicide group daw. Ayan, mukhang hardcore. pa-shoutout na record ko po. Ano yun? Collecting shoutouts galing sa mga idol ko. Yeezy Twitch pero Venomancer yung magiging final pick dito ng Complexity. And dire-diretso na tayo. Ayan, Rames Bumbilia, maraming salamat din sa'yo. Alright. Sang team na si Tisay? Ewan ko, OG Tisay. Ayan. OG Tisay. Pero eto na nga, the game is on, the draft is in, it's a best of one series lang mga sir. Kaya bibigyan ba tayo na isang mabilis or isang matagal-tagal na game na ito ng Fnatic at Complexity. It's East versus West, Slardar, Enchantress, Omni-Knights, Ven, Venomancer up against Tiny, Phantom Lancer, Lion, Undying, and Razor. I'm General Tuna and I will be your caster in this series. Kaya naman eh, sit back, relax, and enjoy. Unang puwe naman ng series natin to for ESL 1. Marami pa susunod. Kaya naman eh, dito lang sa Wombo X Combo, ready 24/7. Ayun. Papa-shoutout si April Lalalab. Ayan, ang mga isa sa mga mods natin. Dex and Reggie. Ayan, kasama sa office nanonood. Mjul underscore JM. From Tawi-Tawi, Abarb. Alisik, shoutout sa'yo. Pero eto na. Rekta na tayo mga sir. So may slight pause lang tayo. Sandali lang daw. Stream issues. Sabi dito sa stream issues daw. Alright. So before that, pakilala na agad natin ang heroes natin for both squads. For Complexity, it's Kyle sa kanyang Slardar, Limp, Venomancer, Chessie, Sven, Z-Freak, Enchantress, and the Mu sa kanyang Omni Knight. Para naman si Fnatic, Eternal Envy sa kanyang Razor, Abed, Phantom Lancer, DJ Lion, Pylai Dai, Undying, and Universe in his Tiny. So, wait. Ako? Hindi ko na yata. Okay. Yun. Okay na yun. Rekta na tayo. Shoutout naman, Team Bilyaran, San Quintin, Pangasinan. Kasali po ba Liquid? Yes. Whole screen. Yeah, whole screen to mga sir. Shout out Sir General habang nandito sa work. Di mapakali, di makapanood ng laro. Yun. Yeah. Yes. Magkakasishi.
All right. Yeah, yeah, yeah. Ayun, ayun, the Jets, shout out naman sa newborn baby ko Yeshua Sky. Shout out sa Cebu Zitan 5. Ayun, pretty tit. Ano oras laban ng TNC? Alas 3. Ayan na. So, nag-unpost na sila. Oop, wait, oop. Nag-post ulit. Question mark. Jesse, wasn't ready. Ayan. XD. XD! Ready here. Ready now. Ready na sila. So, shoutout nga pala dyan kay Ling Ling. All the way from Davao City. Matik. Direkta tayo. Nakikita natin so far kasama-sama Jutsu yung Fnatic. Well, the rest of complexity, watak-watak nandito si Chessy on the bottom lane, Slardar way far. Malayo-layo siya mga kasama. Gusto yata ng Fnatic dito mag Dota 10 dire-diretso Dota 10. And they're pinging it out. Place ng wards yun. Maganda. Nga pala, congratulations sa Vici Gaming J Thunder for winning Galaxy Battles 2. Na 3-0 nila yung EG. And I think for EG, napaka-importante nung Galaxy Battles. Something na pwede gawing training ground nung kanilang bagong roster. Pero nag-horn. Horn is out. Eto. Grabe naman yung Slardar na yun. Tatlong bounty rune ang masisecure. Oh, wait. Apat yung na-secure ng complexity. And a bit of a nice head start dito sa North American squad, mga sir. Skyle up against Universe and Pylai Dai. Chessy nandito rin sa likod. Stormhammer. On to the Undying. Ayan pa yung Slytherin Crush. Naku po. Out na muna pero nandito si Zeepreak. Mang-iinis na lang din. So it's going to be Chessy with Kyle on the bottom lane. Go to the mid. Ayun, nagpiping. So they're going for a Venomancer mid, mga sir. So naku. Grabe naman. Nagawan pa ng damage yung 22. Para dito kay Eternal Envy. So tinitipid ko lang muna yung bosses ko mga sir. Kasi nga eh, meron medyo tayong may problema lang konti. Shout out sa tropa Luis Rayo ng Lucena City. Hello, hello sa iyo dyan. In terms of last hits, onto the mid lane. Phantom Lancer with 3. Venomancer naman with 2. Pero wait lang, may switch yata na mangyayari. Yun lang. TP papunta sa gitna. Oh, they're doing this. Omni-Knight mid. I think they're doing the Omni-Knight mid, mga kaibigan. So, hindi ganun ka, di natin laging nakikita. I think for me, di ko pa rin na, once or twice, ewan ko. Pero eto, nag-swap din, Abed. Pinalipat dun sa may top lane. It's going to be Mu and Eternal Envy. Grabe yung switch-switch na nangyari. Gusto nila iharap si Limp kay Gun, kay Abed. Naku po, ayan na yung Earth Spike. On to Limp. Hanggang dun lang. Dito naman dito sa gitna. Wala, medyo wala naman din mangyayari. Tatras sa bante lang. Pang zone out na yung gagawin ni Eternal Envy. On to the bottom lane naman. Slytherin Crush. On to Twilight Die. Stormhammer. Binatuhan ng Trosso. Pero naku po, it will miss. Avalanche. Hahabulin. Slytherin Crush ulit. Chessy. Walang mana para sa kanyang Stormhammer. Pero nandito na si Zeepreak sa likod. Pylai Dai. Mamamatay. And it's Complexity securing the first blood after 2 minutes and 30 seconds. And Limp onto the top lane. Up against Abed and DJ. Nakikita natin dito, Venomancer standing at 4-1. Medyo nasusupress yung Venomancer natin sa top lane.
Habang napakasarap naman ng buhay ng tatlong heroes ng Fnatic, Tiny, Razor, and Phantom Lancer. Nagkahabol. Ito rin yung nakakainis dito sa bottom lane. Pilay dive, spam-spam lang ng decay, Tiny, sa babato na lang din ng troso. Yan. And it's going to be a matter of time. Hihintayin natin kung kailan na magkaroon dito ng Enchantress Army. Alam ba yung nakuha niya yun? Tornado pala. Ito rin minsan yung mga nakakainis pagka-lane mo yung Enchantress. Medyo tahimik lang yung mapa. Nakapag first blood tayo kanina, pero after the first blood, naging slow paced yung game. Everyone's farming. Pero wait lang, Limp, pinasok. Pinasok nila, going after Abed na sana. So nakasibat si the Philippine Phantom Lancer. DJ and Z-Freak makikipagkabulan. Pero gandun lang. Down to the mid lane naman, Kyle naka-double damage rune. Gagalaw ba sila dito kay Eternal Envy? Kalo for Eternal Envy, pag bad yung start ni Eternal Envy, malamang sa malamang, magiging balancer siya dito sa Fnatic. Pero nako po, Avalanche Toss combo on to Kyle. Ahabulin pa, Soul Rip, Decay, right click, wala. Wala na. Ayaw niya re-risk na labanan yung Undying dun sa may river. Lahat ng posibleng games na ikakast namin ngayon, ikakast talaga namin. Pero TNC mamaya, rest assured, makakast namin yung TNC mga sir. So 5 minutes into this game. And in terms of last hits, nauna pa rin dito yung Fnatic. Tatlo sa kanila. So check natin net worth wise, top 3. And obvious dito nakikita natin na Fnatic with the less than 1k economic lead. Pero nako, eto na yung Enchantress Army. Papunta kay Eternal Envy. Wait. Venomous Gale. The slow. The stun. TPs are coming in dito sa may mid lane. Pero Eternal Envy papatayin ng Enchantress Army. Kaso nga lang, mamamatay din si Enchantress. Hanggang dun lang. It's a 1-for-1 trade. With that, Slardar nawala dito sa may... Ay, Undying nawala sa bottom lane. Mabibigyan ng breathing room si Chessie dito against the Tiny. Walang mang-iinis, walang mag-decay-decay. So, steady goaltib lang siya. Yun, Stephen Plasiente, pabate daw bago pumasok mo. Pinapasok na ni Abed at Itner in Eternal Envy. Napapabayaan yung Venomancer sa may mid lane. TPs are coming in. Lalabanan ba nila mga sir? Eternal Envy, Plasma Field din na to, pero yung Earth Spike, there goes the Heal Bomb. Abed, Doppelganger out na lang muna. Kukulangin sila. Kukulangin nga talaga sila. Nag-commit na ng ulti dito si Eternal Envy. Hanggang dun lang, Earth Spike tatama, Venomous Gale. No way, Z-Freak is down. Eternal Envy, makakapatay pa. Papapatay pa si Mu. And Limp. Isa pang right click at there we go. Double kill by Abed. It's a 3-to-none trade. Tamuntikan pa si Eternal Envy dun. Okay, we have to give it to the shot calling dito ng Fnatic. At nag-transition pa sila into a first tier top tower. But then Chessie on the bottom lane, mapapatay ni Pailai Dai. Sunod-sunod na yun ha. Universe, may pagkulitan with Kyle, Slytherin Crush, TPs are coming in, walang mana dito ni Tiny, hahabulin ba nila? Pailai Dai, nandito na lang rin sa gilid to provide sustain. So instant death na lang din para dito sa complexity. Ayun, watching from Panay Police Office. Hello, hello sa inyo dyan, ito Z-Freak. Nagkakaroon na ng army, unti-unti. Mga atabs ni Z-Freak. Ayan na. Stun not hold. Naku.
Universe with Pilay Dai onto the bottom lane at nabibigyan dito sa pangungulit na nabibigyan ng space si Chessy para makapag-farm. Kaso nga lang yung Phantom Lancer din ni Abed, masarap ang buhay. Standing at 3-7, 2K net worth lead ngayon dito yung Fnatic. Best of one, yes po. Best of one lang yung game na ito. Lahat ng round 1, best of 1. Pero the rest, best of 3 na lahat. Group A and group, that goes for group A and group B. Abed, on to the mid lane. Gusto talaga nila iharap si Abed kay Limp. Limp now standing at 6 sa ating net worth. Move, nagawa ng mana, repel, TP out. And he's out. Kyle. Stuck na lang muna para dito kay Sven. Sven, mamaya. Naku! There goes the Avalanche Toss combo. Chessy. Mapapaalis sa dito sa may bottom lane. Napakagandang stock. Naku, kung makakita yan ni Universe. Raps yan para sa Tiny. Check natin dito. There, may, ayun, may stock tayo dito. And, let's check. Creep stacks. Wala pa masyado. So yun pa lang, yung mga stack natin mga sir. Best of 3 din ang lower bracket. Yes po, pero on to the mid lane. Doppelganger out. Abed. On to move. Di talaga nila inahayaan na harap yung Venomancer kay Abed eh. Natatakot yata sila. Alam nila dito sa side ng complexity, simula yung pwedeng magtumangke ng napakaraming damage as of now. We've reached the 10-minute marker. Abed patuloy lang sa pagpa-farm, going after his Diffusal Blade. Pero may TP ako nakita. Naku na, Hex! Yung Sven, mapapatay ni Eternal Envy. Red Kyle, nagahabulan. Slytherin crash, there goes Mu with a heal bomb. DJ and Pylai Dai, nandito lang din sa likod. Plasma field onto Kyle. Earth Spike won't connect. And bailout na agad dito yung Southeast Asian squad. Hanggang dun lang. Huwag na daw masyadong massive. Pero dito sa game na ito ha, usually nakikita natin si Eternal Envy medyo... medyo nasa baba ng net worth. Pero ngayon, compared sa mga ibang games niya, mas okay-okay to. Naku po, na-stun si Pylai Dai. Na-corrosive haze pa. Oh no, Z-Freak is dead. Sobrang sakit naman nun. Earth Spike decay lang yun ha. Mag-iinis dito yung Fnatic, the trio. Pag may tinamaan ng Earth Spike, binatuan pa ng troso. Decay na naman. Coming from Pylai Dai. Simple lang yung galawan dito ng Fnatic. And now, nakakuha pa yung Fnatic ng first tier middle tower. Universe. Isang toss lang. Ayun na. Hex. Naku, Earth Spike. Mana drain. Avalanche toss. Slytherin crash. Heal bomb. Kyle is still alive. And ang dedication dito ni Mu to provide the sustain para sa team niya. Kasi kung wala dito yung Omni, kanina pang patayan. Naku po, Poison Nova will be committed and Tiny is out. DJ is out. Lahat nag-bail out na mga sir. Hanggang dun lang. Fnatic with a 5k net worth lead. At sa pangungulit nila dun sa may bottom lane, Abed naman at Eternal Envy, nabigyan ng napakalaking space at ako nakakita pa yung stock. Napakasarap na stack mga sir. Shout out Team Alpha Gaming, nunood kami ngayon. Easy lang tayo dyan mga sir. Kasi nga po, best of one, anyone can win in a best of one series. DJ with Universe. The bottom lane. Plus dito naman yung Pylai Dai natin. Plant lang ng wards. Providing vision deep into the jungle. Chessy. Magpa-farm na. Take, alam nila.
They know. Nagpa-farm si Jesse dun. Oh, there goes Abed. There goes Pilay Dai. Kitang-kita sa TV-TV mga sir. DJ. Eto na, Kyle yung inuna ni Abed. Habulin. Slytherin crush. Pero napigilan nila dito yung pagpa-farm ng Sven. Naantala na naman yung kanyang MOM. So shout out Doty, di na nagsistream ngayon dahil nakatulog na naman si Doty. Ayan, happy fiesta sa Tanay Rizal. Shout out. Ayan, shout out nga pala dyan sa mga nanonood sa atin ngayon. So 5k net worth lead for Fnatic. Chessy on the mid lane. Mang-iinis at mang-iinis lang si Abed. And I think it's high time for Complexity to take objectives. Yun ang yung ginagawa nila dito sa may bottom lane. Papunta na dito si Pilay Dai. Universe. Universe and DJ Pilay Dai. Hindi na mahiwala ito. I think for Fnatic, kailangan nilang unahin si Mu. Kasi as long as Mu is alive, buhay din yung mga tropa pips niya. Universe, kumalahati agad ng buhay. Gustong-gustong kunin ito ng Complexity. The first tier bottom tower ng Fnatic. Take dead giveaway na lang daw to. Di na nila kinumit. Di na sila nag-contest. Hex. Third spike. Finger of Death. And Kyle. Oh, Kyle. Mamamatay. At least dito for Complexity. Nakakuha na sila ng objective sa may bottom lane. Ito ating Z-Freak. Ito. Item check muna tayo. 15 minutes item check. Notable items for Complexity. The drums para kay Venomancer. Chessy already has his MOM. Soul Ring naman dito kay Omni-Knight para naman sa Fnatic. The drums on Razor. Diffusal Blade kay Abed. And good luck, DJ. Rankings. Unator Lens pala yung plano dito ni DJ. Then the smoke coming from the side of Complexity. Sila na naman dito dapat ang gustong kailangan kumuha ng pick off top lane. TP si Universe. So scan ng Radiant. It's a 3v3 on the top lane. No, I think make it 4v3. Andito si andito yung Slardar. Gusto yata nilang kunin si Eternal Envy. At habang nangyayari yun, lahat, eto na yung smoke coming from the duo of Fnatic. Sky with the Invis. Abed. Naku po. Kitang kita sa TV-TV. Doppelganger out. Earthspike won't connect. And eto na yung Repel plus the God Strength kay Chessy. Lalabanan nila. Papasok si Universe. Kyle is dead. Chessy susunod. Eternal Envy. Hahabulin pa si Mu. Phantom Rush. Abed on to the Omni Knight. And it's a 3-4-0 trade para dito sa Fnatic. At sila pa nakasecure ng first 10 kills. Walang kakaba-kaba para sa Southeast Asian squad. And Abed will take this second tier middle tower sa side ng Complexity, extending their lead to 7k net worth. And Fnatic, meron silang option dito na kunin si Roshan. And they could also go si Phantom Lancer, pwede nila ipag-farm at ipag-farm para makuha muna niya yung Manta style. Ayun, shout out. Ayan, Senos 2, Acid Rain. Shoutout sa iyo dyan. Magandang-magandang hapon. There goes Mu on the top lane against DJ. Dito naman sa may mid. Kailangan ipag-farm ng maayos itong Sven. Ikalima siya ngayon sa net worth. Standing at 5-4. Malayo-layo pa yung kanyang kailangang habulin. And now he's going for the Blink Dagger. Slardar, nowhere near a Blink Dagger sa side ng Complexity. Para naman dito si Abed.
kung nakita na naman yung stock. Mag-stock sana si Kyle eh. Naispatan pa ni Abed. Pero nakita natin dito ah, Phantom Lancer, no Battle Fury. Yun lang yun. Kasi nakailang beses natin nakita yung Phantom Lancer with Battle Fury sa Galaxy Battles. And I think last na nagkita itong Fnatic and yung TNC, eh, Kuku. Gumamit din ng Battle Fury kay Phantom Lancer. Sisiyan nyo lang dyan sa Twitch chat. Oh no, Poison Nova. But there goes the Toss Avalanche combo and the Finger of Death will seal the deal. On to Limp. Taking no one from the side of Fnatic. Lalaban si Abed. On to Jesse. Naku po, Lusaw. Walang mana. And now here goes the, here comes the real one. Doppelganger. Ayaw niya pang tantanan. Slytherin crush. Pero may Phantom Rush pa yan. Nahabol sa Sven. Opo. Now the chase is on. And now he's dead. Dahil ahabulin ni Abed. Naku, wala ring mana. Double kill ba ito mga sir? And move. Mapapatay din Eternal Envy somewhere in the map. Mapapaback na lang si Kyle. Now Abed is doing it. Ayun pa kay Z-Freak. Diyos ko. Naka Nature's Attendance yan. Earth Spike tatama and Z-Freak is dead. 3 consecutive kills from the side of Fnatic. And now they're in full control of this best of one game. Shadowblade pa ngayon si Universe. Gusto nilang pabagsakin sa lower bracket agad tong Complexity. Now, we are at 20 minutes. At yung PL, mamaya-maya, makukuha na yung kanyang Manta style. Pwede na silang mag-rush. Naninunahan na nga dito ni Eternal Envy. Shiva's Guard yung kanyang next item. Flash Golem na dito si Pailaidai. On to the Roshan. Walang kaalam-alam dito yung Complexity na kinukuha. Ayun na, nag-scan yung tire. And now, there we go! Kyle! Hindi man lang nagtagal. Grabe yun ang anticipation ni Universe dun. Napakasakit, Kuya Eddie. And now, Fnatic will take the Aegis of the Immortal plus the smoke. Sabi dito, good game, well played na daw. Shoutout Kenneth Vaughn at Louie ng Lucena City. Papa shoutout, hello hello sa inyo dyan. Magandang hapon. Eternal Envy, nagahanap sila ng target dito sa may bottom lane. Kaso nga lang yung Sven at Omni Knight, hindi pa ako nakakakita ng God, Guardian Angel galing kay Omni Knight. Doon naman sa may top lane, nang iinis lang si Limp kay Universe. Nang iinis lang at mangiinis habang si Abed naman going after this third set of racks sa may mid lane. Tinay pa ng tower dito sa Razor. Sabi na nga eh, if Eternal Envy goes for the A game, Fnatic is an unstoppable squad. No doubt. From Bicol, nanunood kahit galit na si Mayon, Sergeant Da. Universe now, instant blink out agad. Pero nako, Eternal Envy, pumagit na. Babanatan mga sir, pero lalaban. Dropping low, may AG siya. Kaya naman, sobrang tapang ng kuya mo, DJ, mapapatay ni Mu. While Abed joins the fight. Eto ka ngayon, si Mu yung una niyang kukunin. Pero wala, sabi niya, Jesse na lang. Kung ayaw mo, edi wag. Soul Rip by Pailaidai. Eto pa yung Yules. Kay Abed, Poison Nova kinumit dito ni Limp. Doppelganger, Abed trying to look for a target. Pero hindi niya alam sino uunahin niya. Yung sustain dito, Guardian Angel will be committed. While Abed, below 50% health. Gustong gusto si Jesse. Na halos mamamatay na rin, mga sir. Ano ba talaga, boy? Sino ba talaga target mo? Eto na nga, makakapatay sila. And there goes Kyle. Di alam ni Abed kung sino target niya. Sobrang daming pwedeng patayin. And now,
He already has the Manta style. Ano yun, dinrap niya ata yun eh. Nanginis, nagdrop ng Manta. Dinrap yung Manta. Patay sana Sven. Habang dito naman, Pylai die with Eternal Envy. Dito na sila sa side, other side ng map. Other half ng map. Actually. Oh no, naispatan si Chessie. Ayan na naman, pero nako po. Soul Rip again by Pylai Dai. Eternal Envy is there. On to Chessie. Alam namin yung target. GG, well played yung target dito. Chessie is dead. Susunod na si Omni Knight. Inihil yung sarili pero to no avail. Hindi siya magsusurvive. And Fnatic. Grabe, papasukin. Illusion lang yan, boy. On to Limp. There we have Universe. Sieging in the third tier middle tower. Fortifications will be popped sa side ng Complexity. Walang pakialam yung Fnatic dito. Kahit wala silang Aegis, kahit nagamit na kanina, tingnan mo naman yan. Sobrang tapang ni Abed. Very confident na makukuha nila itong game number 1. Tabang si Limp naman, ako po. Kulang, naubusan ng mana, hindi makapag-Poison Nova. PL Battle Fury fans. Pero naku po, si Kyle yata napatay pa ni Universe somewhere out there. Paalungkutan para sa Complexity. Tulad na nga ng sabi ko kanina, Abed and Complexity, may history etong player na si Abed at itong team na Complexity. Galing pang TI6. Steady lang ginagawa dito ng Fnatic. If you're Fnatic, masaya ka na na nasa inyo yung napakalaking lead. 19k net worth. Out na agad si Avid. Ito lang yun eh. Pag lumabas yung Complexity sa bahay, patay. Nako po, si Mu yung binabanatan. Sabi dito, mag 3-2, make it happen, 3-2-2. Mipo Abed, yes. Si Abed talaga yung kryptonite ng Complexity. Ever since TI6 sa wildcard ng TI6, execration pa si Abed nun. And nung nasa DC rin si Abed, nabigyan ng Mipo. Complexity just got Abed. Pabate, JB Vialu, Netopia Gaming, GMA Cavite. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Lapit na, 3-2-2 daw. Mamaya, guys, baka bigyan tayo ng Fnatic. Ng 3-2-2. Eternal Envy, nandito nagpa-farm-farm. Naka-Envy si Limp at si Z-Freak. No, Kyle with the Invis rune, Eternal Envy. Naku. Malapit na may tower naman siyang katabi. So igogo pa ba siya dito ng Complexity? Wait lang. Let's think, nakaramdam si Eternal Envy. Nakaramdam ang kuya natin dito. Yun na nga, nakaramdam nga. Mu, wala pa nakikitang galawan dito. Coming from Mu, 140, isa sa mga heroes na may kill dito sa side ng Complexity. Chessie naman, 052. Not the performance na ina-expect mo from a Razor na carry. And I mean Razor Sven na carry. Ayan, 052. Hindi siya nakakapag-farm ng maayos eh. Bigla, lagi siyang nababaog dito ng Fnatic. Lagi rin nabibigyan. Shoutout nga pala dyan sa mga viewers natin. Hello, hello sa inyo guys. 2,600 viewers. Hello, hello, hello. Magandang hapon. Chessie.
spirit vessel na dito. Si Pailay Dai. Kawawa naman itong complexity. Palaging binubugbog ni Abed. Totoo. Yan nga eh. Tulad ng sinabi ng mga kaibigan natin, Kryptonite ng... Oh! Z-Freak! Nakapag-TP pa. At mag-heart pa si Razor. Guys! Mag-heart si Eternal Envy. Kryptonite ng complexity si Abed. And Phantom Lancer, may Iskadi. Iskadi! Yan. At mag-butterfly pa. Ano ba to? Naglalaro na lang yata yung Fnatic dito. I think yes, so... So as long as hindi nakakapag-farm ng maayos yung Sven. At as long as... Oh, this is bad. TP out. Oh, tumabot. Nakauwi pa sa bahay si Chessy. Yun, birthday ng tropa Tristan Ruano, idol ka po niya. Ayan, ready. Sir, red days are coming. Hello, hello sa inyo dyan. Ituto yan bago mag-GG. Nako. I think Fnatic got this in the bag. Palawan. Ayan, walang forever shop. Corvin 34. Abo, ba't walang forever? Oh no! Jesse, hinahabol ni Abe. There goes the repel. Pero naku po, ayan na si Universe with a blink and a finger of death. Kyle mamamatay. Eto na yung hinihintay nyo mga sir. 3-2-2. 25k net worth lead para sa Fnatic. And now, kukunin na yata nila itong first rocks. May Heart of Taras na dito si Eternal Envy. Wala nang atrasan. And now, first rocks of the game will be taken at 30 minutes. And there's no stopping to the Southeast Asian squad. Sven is missing. Buyback Omni-Knight, Eternal Envy. Dito kay Z-Freak. Naka-static link pa sir, pero Chessy galit na galit with the God Strength. Tingnan natin kung may magagawa. Poison Nova kinumit dito ng Venomancer. Naku po, Guardian Angel. Pero si Chessy, lusaw na lusaw. Sobrang sakit. Ayan pa more. Lalaban dito yung Fnatic. Kahit konti na lang yung buhay, grabe yung sustain na pinoprovide dito ni Undying ha. Mamamatay si Chessy. No buyback for the Sven. Wala na yung damage dealer dito ng complexity. And Abed, kahit illusion lang, nahihirapan yung complexity. Eternal Envy, pulahan din yung buhay. Kailangan nilang bumailout muna. Bailout na lang muna. Ayan, hindi na pinalate games, Ben. Tinapos agad early. Natalo sila sa pick-off. Ayan, nag 3-2-2 po kanina. Kaya yung naghihintay ng 3-2-2. Ayan, matuwa na kayo mga sir. Pero Fnatic going for the ages and cheese para tapusin na yung laban na to. Kasi complexity are in no shape para kumambak pa dito sa game na ito. Depende na lang talaga kung may milagrong mangyayari. Limp. Naku po. Magtos. And Kyle is good as dead. Okay, gusto nilang i-contest yung Aegis. Pero sila pa yung bumakfire dito. Sven is already up. Guardian Angel is already up. Pero Aegis of the Immortal kukunin ni Eternal Envy. Kanina pa dapat tinapos to. Limp on the top lane. Para dito sa complexity ha, medyo kailangan bigyan nila ng napakalaking space si Chessy. As in, not just malaki, as in, sobrang laki na space. At saka dapat di siya mapatay-patay ng Fnatic. And if they could stall Fnatic for like 20 minutes or so, yun, makakabawi sila. Pero again, they're in no shape to get a buyback dito sa game na ito. Mo! Ano nga ba? Mamatay yung kuya mo. Minsan lang tumaba si EE pagbigyan nyo na
Pero si Kyle, mapapatay ni Eternal Envy, and GG ang call dito ng Complexity. Fnatic will take this round 1. Papasok sila sa semifinals. Babagsak naman sa lower bracket yung Complexity. So I think that's a quick 33-minute game para dito sa Southeast Asian squad. Pinakitaan agad tayo noon ng Southeast Asian Dotes. Shoutout nga pala sa kapatid na ko na si Rap Rap. Kagigising lang, nanood agad ang laban. Dapat tuwing nag-rush ang Fnatic, kay EE dapat ibigay. Yun na, dalawang beses nila binigay kay EE. Shoutout nga pala sa Phoenix Army natin dyan. Hello, hello. Next game na cast mo. Hindi. Di ako magkakast ng next game. I think it's Herbs and Ishii. Yan, Ishii Herbs yung next game natin. Best of one pa rin. And then abangan mamaya TNC versus Mineski. At mainit na init na laban yun. So, eto. Uy, Poronda Gaming, shoutout sa inyo guys. Semis na agad yun. Yeah, semis na agad yung Fnatic. Yan. Semis na agad yung Fnatic sa Group A. No? Pero yun na nga, well played para sa Complexity. Kaso nga lang po eh, na 3-2, na 3 plus 26, 20 something yung kills ng Fnatic dun. So, congratulations sa Southeast Asian squad. Pasok na sila sa semifinals. I'm General Tuna. Huwag kayong aalis dyan. More Dota action coming your way, mga sir, mga ma'am. Kaya naman eh, huwag kayong lilipat. No, dito lang sa Wombo X Combo. Ready 24/7. The way that Toby does Black Hole...